Good evening again. So, may mga students before na nag-ask sa akin about mid-latitude sailing. So, ngayon, na-topic na natin siya ngayon. So, mid-latitude sailing, guys. So, guys, ito yung method ng sailing na pinagko-combine natin si parallel tsaka si plane sailing. So, kung alalahanin natin sa previous topic natin, yung plane sailing, ito yung kind of sailing that is used to find the difference of latitude o yung dilat, tsaka yung departure natin, kapag yung course tsaka distance, ayan, plane sailing yon nabanggit ko, ay known, or vice versa. Yung sa plane sailing, sa parallel sailing naman guys, ito yung ginagamit natin to interconvert natin yung departure, tsaka yung difference of longitude o yung DLO. So, pag tayo ay nag-sail from one position to another, on an oblique ramp line path, where both difference of latitude, yung dilat, tsaka yung difference of longitude are involved, it's neither gumamit tayo ng parallel sailing or plane sailing. So, to solve this kind of problem, kaya nabuo si mid-latitude sailing. Iko-combine natin silang dalawa. So, itong si mid-latitude sailing, guys, mas maganda itong ginagamit kapag nasa same one side ng equator, yung dalawang waypoint. So, if ever naman na mag-cross yung course na dalawa, yung course from sa dalawang waypoint from the equator, medyo mahabang proseso to kasi you need to solve each course line, yung segment niya, separately. So, kung mapapansin nyo guys, kung ganun pa lang sitwasyon, makikapapansin nyo, itong mid-latitude sailing na to, meron siyang mga limitations. So, kung mga greater distance yung natin, isosolve, gumamit na lang tayo ng Mercator sailing. Tapos kung mas malaki talaga, gumamit tayo ng Great Circle sailing. So, itong makikita nyo itong sa diagram na to, kumbaga ito lang to, representation lang to ng ng combination ng plane. Kita nyo dito, itong plane tsaka parallel. So, itong nasa taas to ng na triangle, then si parallel, ito sa baba, ito si plane. So, kung gagamit tayo yung mid-latitude sailing, kukuha natin siyempre si true course at si distance. So, ang formula dito, sa pagkuha ng true course using mid-latitude sailing is DLO times cosine mid-latitude divided by dilat. Then, pag dikuha naman ng distance using mid-latitude sailing, divided by cosine course. So, mapapansin nyo, kung kailangan pa natin kunin dito si DLO at si dilat, pati si mid-lat. So guys, may sample problem ako dito. Sa problem na to, ang hanapin natin si course tsaka si distance. So para makuha natin si course tsaka distance, kailangan natin muna makuha si dilat tsaka si DLO tsaka si midlat. So example, waypoint 1, galing ka dito sa waypoint na to. Latitude mo 20 degrees, 00 north. Longitude 107 degrees, 30 minutes west. So yung waypoint 1 mo. So ito yung biging latitude 1 mo tsaka longitude 1. So, papunta ka daw guys sa latitude na to, sa waypoint 2 na to. Pupunta ka sa latitude 24 degrees, 40 minutes north, longitude 112 degrees, 30 minutes west. So, pag ganyan, kunin natin muna si latitude 1 tsaka si latitude 2. So, yung waypoint 2 natin, magiging ito si latitude 2, ito si longitude 2. So, guys, kunin natin si latitude 1 tsaka latitude 2. So, para makuha natin si dilat. So, latitude 1, 20 degrees, 00 north. Latitude 2, 24 degrees, 40 minutes north. So, guys, may different video dito para pag-solve ng dilat tsaka DLO. Huwag nyo akong tanungin sa mid-latitude paano ko yung dilat tsaka DLO na to. Kasi may separate akong video dyan. So, dapat alam nyo na yung bago kayo mag-solve ng mid-latitude. So, 20 degrees again, north, 24 degrees 40 minutes north. So, minus natin yan. Same name. Tapos, makuha natin si dilat na 04 degrees 40 minutes north. So, again, bago siya naging north, sigaling nga siya ng 20 degrees, akit siya ng 24. Pupunta siya ng 24. So, north, pa-north yan. So, para isolve naman si mid-latitude nito, sinorkat ko na to. So, guys, ipa-plus mo lang itong dalawa. 20 degrees 00 minutes north, tapos si 24 degrees 40 minutes north, i-plus mo lang yan,
Then divided by mo sa 2, makukuha mo to si 22 degrees 20 minutes north. So gamit tayo sa calculator. So 20 degrees 00 minutes plus 24 degrees 40 minutes equals 44 degrees 40 divided by 2 natin. So makukuha natin si 22 degrees 20. So ito 'yon. 22 degrees so 20 si mid lat natin. So guys, meron tayong rules diyan na ito. Nalagay ko sa kabilang side ng notebook ko eh. So note natin dito, on one side of the equator, kapag same name siya, yung latitude 1 tsaka latitude 2 ipa-plus natin divided by 2. Since ito ay north, ito north, kabila is north, so same name siya, plus natin divided by 2. So in case naman na mag-cross equator, magkaroon siya ng different name, latitude 1 minus latitude 2 divided by 2. So balik tayo dito. So yun guys, nakuha na natin si D-lat, meron na tayong D-lat, meron na tayong mid-lat. So kuha natin ngayon si DLO. So longitude 1 natin, 107 degrees 30, 107 degrees 30. Longitude 2 natin, 112 degrees 30 minutes west. So ayan, kita nyo naman, 107.30, 112.30. So parehas west. So minus natin. So 107 degrees 30 minutes minus 112 degrees 30 minutes west, makuha natin si 5 degrees 00 minutes west na DLO. So meron tayong D-lat, meron tayong mid-lat, meron tayong DLO. So solve natin ngayon si ano, si tangent course naman. So para makuha si tangent course again, kailangan natin ng DLO, D-lat, tsaka mid-lat. Since nakuha na natin yung tatlo, masosolve natin siya. So para masolve si ano, si 2 course, yung makuha natin yung course natin. So tangent course equals to DLO times cosine mid-latitude divided by D-lat. So 5 degrees yung DLO, ito 005, 5 degrees times cosine 22 degrees 20, ito 22 degrees 20 mid-latitude divided by D-lat natin na 4 degrees 40 minutes. Ito 4 degrees 40 minutes. Okay? So punta tayo dito sa ano. Makukuha yung ano diyan, sagot ay ito. 44 degrees 44 minutes 33.8 seconds. So gusto niyo gumamit ng calculator, baka mamaya hindi kayo convinced. So gumamit ng calculator dito. So DLO natin 5 degrees. Teka, nangangalay ako. 5 degrees times cosine 22 degrees 20 minutes equals divided by 4 degrees 40 minutes. Kita nyo yan? Eh, may tangent course pa tayo. So, shift tangent equals 44.7. So, ito yun guys. 44.7. I-convert ko sa degrees yan. So, ito yun. Pag-convert ko sa degrees, 44 degrees, 44 minutes, 33.8 seconds. So, ayan. So, guys, ito, iname natin to according sa D-lat. So, itong si 44.7 degrees, yung D-lat natin is north. Kung mapapansin natin dito, north yan. So, ito, papangalanan nating north. Tsaka ito naman, kaya magiging west yan, name according to DLO. Since DLO natin is ano, west, kaya ito ay ang 2 course natin ay 044 degrees 0.7 northwest. Okay? So hindi pa tayo natatapos diyan. So ito, may arrow ako diyan, oh guys. Ito, may arrow, tuloy natin 'yan. So ang course natin is 44.7 degrees northwest. Since northwest nga to guys, ang name niya is northwest. Ima-minus natin siya sa 360 degrees. Bakit? Kasi magpo-fall siya dito sa fourth quadrant. Kung naalala nyo guys to, kapag nag-fall ka sa northeast, two course is equals to angle course. Parehas lang. Pero pag nag-fall ka sa second quadrant, so ito first, second, baka sa di nakakaalam ha, third, tsaka fourth quadrant. So pag ang quadrant to naman ay southeast,
So 100 para makuha mo si true course, 180 degrees minus course angle. Kung magfo-fall ka naman sa third quadrant, ang na southwest naman, so para makuha si true course, 180 plus course angle. So pag dito ka naman sa fourth quadrant na northwest, ito kasi sa atin na ito guys, sa northwest kasi yan, magfo-fall ka dito sa fourth quadrant. So para makuha si true course, 360 minus course angle. So dito guys, ima-minus natin si 44.7 sa 360. So makukuha natin si 315.3 degrees. So ang true course natin dito ay 315.3 degrees. So next, kuha natin yung distance guys. So ang formula natin sa distance, dilat times 60 divided by cosine course. So pwede naman dilat divided by cosine course times 60. Parehas lang yon. So 4 degrees 40 minutes times 60 divided by cosine 44.7 degrees, makuha mo si distance na 393.92 nautical miles. So gamitan si calculator, baka mamaya hindi kayo maniwala. So dilat natin 4 degrees 40 minutes times 60 divided by cosine 44.7 degrees equals 393, convert na, tanggal natin sa degrees, kami natin distance, so 393.92. So 393.92. So guys, tuloy natin, so mayroon naman ako dito second problem. So kunyari naman hindi natin alam yung yung pupuntahan mong latitude tsaka longitude, pero meron kang vessel steam o itinakbo ng barko mo. Again, using mid-latitude sailing. So, example, yung vessel mo, tumakbo siya ng 666 nautical miles, nag-steam siya ng ganyan. Ang course mo ay 295 degrees. Then, ang galing ka sa latitude, 24 degrees, 24 minutes north. Longitude, 83 degrees west. So, technically, kung saan ka nanggaling, siyempre, lagay natin yun yung waypoint 1 mo. So, ang nawawala dito is yung latitude and longitude of arrival mo, saan ka pupunta. So, unang gagawin natin dyan guys, ito siningit ko, kasi nagdilat agad ako . So, first muna yan guys, i-convert natin si true course sa old form niya. Kasi given na yung true course natin na 295, si 295, magpo-fall siya sa fourth quadrant, northwest, i-minus natin siya sa 360, so magiging siyang 65 degrees northwest. Okay? So ngayon pwede nating makuha si dilat, DLO, mid latitude para makuha natin si latitude 2 tsaka si longitude 2. So para i-solve yan, so dilat is equals to distance times cosine course divided by 60. So distance natin 666, kita nyo naman 666 ito, times cosine 65 degrees ito, na na-convert na natin, divided by 60. So guys, makukuha natin dyan na dilat is 04 degrees 41.5. So calculator natin para ma-convince kayo. So 666 times cosine 65 degrees is equals to 281 divided by 60. Convert natin sa degrees. So 4 degrees 41.27. O yung 27.83 na yan, kung mapapansin nyo dito, nalagay ko 0.5. I-round off nyo na lang yung 27, ito itong 27.83 sa minutes. Kasi seconds na to . Kaya nagkaroon siya ng 0.5 dito. I-round off ko na lang yan. So again, so given yung latitude 1 natin, 24 degrees, 24.0 minutes north, i-plus natin yung dalawa para makuha natin si latitude 2. So 4 degrees 41.5 minutes plus 24 degrees 24.0 minutes north, makukuha natin si 29 degrees 05.5 minutes north. So ito si ating latitude 2. So next, kunin natin si si mid latitude naman. So mid latitude, latitude 1 plus latitude 2. So nakuha natin si latitude 2, lahat may game problema. So latitude 1 natin, 24 degrees 24 plus 29 degrees 05.5 divided by 2. O again, plus yan kasi siya ay nasa parehas na side ng equator. So pag pinlas mo yung dalawang yan divided by 2, makuha mo si 26 degrees 44.5
75 minutes north. So ito yung ating mid latitude. So next natin solve will be DLO. So guys, pag-solve naman sa DLO natin, DLO is equals to DLAT times tangent course divided by cosine mid latitude. So since nakuha na natin halos la ang nakuha na natin ng DLAT, meron tayong course angle, meron tayong mid LAT, pwede natin solve si DLO. So 0.4 degrees, 41.5 yung DLAT natin. Then tangent 65 yung na-convert nating galing sa true course. Then divided by cosine mid latitude, yung mid latitude natin nakuha natin kanina na 26 degrees 44.75 minutes. So makukuha natin diyan dito is 11 degrees 16 minutes west. So bakit to guys naging west? Kasi nga ibase natin dito yung na-convert natin true course to course angle is west. Tapos dito pa pala guys sa DLAT, etong DLAT na to, ba't siya naging north? Isa rin factor rin kasi north to. So, ayun. So, balik tayo dito. So, 11 degrees, 16 minutes west yung DLO natin. So, gusto nyo i-calculator tuloy natin para convince kayo. So, teka lang. 0.4 degrees, 41.5 minutes times tangent 65 degrees equals 10 degrees 3 minutes divided by cosine 26 degrees 44.75 equals yan 11 degrees 16 minutes. So yan, tuloy ko na guys. So nagkamali akong sort dito kanina, 16 to, nalagay ko kasi dito 5. So dito natin is 11 degrees 16 minutes west, then longitude 1 given naman 0.83 degrees, 0.0 minutes west. So, i-plus natin silang dalawa. So, 16, 11 plus 83 is 94. So, ito yung ating longitude 2. So, meron na tayong longitude 2. Tsaka meron na tayong latitude 2. So, meron tayong waypoint kung saan pupunta yung barko natin. So, guys, ganoon lang kadali mag-solve ng mid-latitude sailing. So, wag kayong mako-confuse. Step-by-step process lang. Dahan-dahan lang sa pag-solve. Then, again, may discrepancy tayo sa calculator na ginagamit natin. May mga calculator na pwedeng idiretso. May mga calculator na kailangan mong isa-isahin. So, yun guys. Kung may tanong kayo, sulit nyo lang sa comment section. And hopefully, masagot ko yung mga questions nyo. So, ingat palagi guys, God bless. So disclaimer again, itong sailing na to is para sa mga estudyante to, hindi to para sa mga seaman na kasi sasabihin nyo na naman dito ginagamit sa barko. Well, technically yes, hindi natin to ginagamit, hindi tayo nagmano-mano doon. Pero for the sake of the students, we're doing this, solving this kind of problems. So sige guys, bye-bye, thank you and God bless.